Maagang sinintensya naman ang mararanasan ng mga motoristang dumaraan malapit sa ginagawang Ayala Bridge. Humingi naman ng pangunawa ang lokal ng pamahalaan ng Maynila. Balitahan din ni Pia Arcangel. Bukas pa rin naman sa mga pedestrian at bisikleta ang Ayala Bridge, pero iba pa rin daw kung hindi na maglalakad. Kaya maglalagay ang MMDA ng 30 bisikleta sa tulay na pwedeng hiramin simula Miyerkules. Pero habang wala pa yan, si Sam umasa muna sa mga tricycle driver para umikot sa Quiapo papunta sa kabilang dulo ng tulay kahit may kamahalan ng bayad. I cannot bike today. Because you're Yeah, my foot is a pain. Yeah, that's why. Minsan nagbabayad dala ng 80 ganyan, pwede naman. Ang mga dating dumaraan dito na galing sa Magsaysay, Legarda at Lacson, pwedeng dumaan sa Quirino Avenue. Pero ito ang sumalubong sa kanila, partikular sa bahaging mula Nagtahan hanggang Magallanes. Halos walang galawang trapiko. Isinara kasi ang bahaging yan para gibain ang Center Island sa Quirino Avenue para naman sa ginagawang Skyway Extension Project. Mas naunang naka-schedule ito, di ba? Mas nauna to. Nagkataon lang yun sa Ayala Bridge. Kaso mo, ang problema natin dito, pati yung southbound lalagyan din. So after 1 week, lalagyan na to ng concrete barrier. Ito, yung lane na to, tsaka yung kabila. Itong cones hanggang kailan, sir? Hanggang maitayo na yung skyway. Pero pwede rin namang dumaan sa Nagtahan at Mabini Bridge yung mga galing Magsaysay, Legarda at Lacson. Kakanan lang sila sa Otis at dederecho sa UN Avenue. Ang northbound vehicles mula Romualda Street, Ayala Boulevard at Taft Avenue pwede sa Quezon o Jones Bridge na lang tumawid. Para naman sa mga pa-southbound kung galing sa Ross Boulevard o Taft, mari kayong dumaan sa Quezon o Jones Bridge patungong Quezon Boulevard. Ang mga mula naman sa Picasal, maaaring kumanan sa Palangka Road para sa MacArthur Bridge na lang tumawid. Kahit naman daw mga nasa Malacanang, kabilang ang Pangulo, nagsasakripisyo rin dahil malapit ang palasyo sa Ayala Bridge. Sabi rin ang lokal na pamahalaan ng Maynila, konting sakripisyo lang, konting taste lamang, maayos natin ito pag naayos natin ito mga karsada. We're still assessing the effects of this closure of the Ayala Bridge. Too early to tell. So, haabangan namin kung ano pa yung mga development. As far as we're concerned and as we speak, medyo okay pa siya ngayon. PR Kanghel, GMA News.